parang pinoprovoke daw natin lagi sila. Medyo naguluhan po ako dun sa sinabi niya. Ano po ba? Sino po ba talaga ang nagpoprovoke? Sila o tayo? Sila po ang humaharang ng ating mangingisda. Sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough. Isang nakakalungkot na balita. Pumanaw na ang kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Jocelyn Duterte Villarica. Ayon sa post ni Senador Bongo sa Facebook, pumanaw ang kapatid ni Duterte nitong Biyernes, September 29. Personal na nagtungo si Senador Bongo kasama si Tatay Digong sa bahay ng kanyang yumaong kapatid sa Cavite. Nakasama ni Ma'am Jocelyn ang kanyang anak na si Bambino, si Vince, nurse at iba pang mga kasama nila sa bahay sa mga huling sandali nito. Samantala, ito ang nakakagulat na balita. Vice President Sara Duterte says she met with Governor of Fujian Province in China. In a Facebook post, Duterte says Governor Zhang Long have also met with her father, former President Rodrigo Duterte, and her brother, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. She says the Chinese official was in Davao City on Thursday. However, Sara Duterte does not elaborate on what her father and the Chinese governor discussed. The vice president says Zhao was in Davao City to deliver two pieces of good news. According to Sara Duterte, the first is about the renewal of the sister city agreement to bring Davao City and Jinjiang City of Fujian Province, which stamped his term as Davao City Mayor in 2018. The second is all the successful delivery of Davao City's export of durian in China. This meeting with the Duterte and Chinese officials comes in the midst of rising territorial tensions with powerhouse country in the West Philippine Sea. Now, President Bongbong Marcos has emphasized maintaining good relationships with all countries, yes, repeatedly asserted the Philippines' territorial claim against China. Ang amin pong commitment sa inyo ay puso't kaluluwa. Yan po ay napatunayan na po namin sa maraming pagkakataon. At kung meron man po sa mga pagkakataon na parang ang dating ay kami sinasabi ay hindi po mapabor, ay hindi po, wala pong katotohanan yun. Maling akala. Napakamali po yun. Sapagkat malilaw naman po ang mandato ng bawat isa sa atin. Kayo po ay nasa sandatahang lakas, kayo po ay nasa tanggulan ng Republika, kami po ay nasa Senado. Ang amin pong tinitingnan ay yung national interest. At lahat po yan, natatapos po yan kapag tinawag nyo na po kami bilang isang reservist. Iiwan po namin lahat, lahat ng patungkol sa pagiging senador namin kapag tinawag nyo na po kami. Pero po hanggang kami po ay nakaupo pa rito, hayaan nyo po kaming balangkasin at tingnan ang lahat ng posibilidad na pangalagaan po ang ating bayan. Yun naman po ay hinihingi namin po sa inyo, at kung meron po kaming mga katanungan, hindi po yun ibig sabihin na kami kumukontra po sa inyo. Kami ay 100% na kasama po ninyo. Kailangan lamang po na panindigan namin ang aming mandato. Opo, ang ating pong mahal na Pangulo na Bongbong Marcos ay nagpahayag po sa pamamagitan po ni kasamang Jonathan Malaya. Ang sabi po niya ay i-civilianize natin ang approach sa Ayungin Shoal. Ano po ang naging reaction po ninyo, Secretary, mahal na kalihim at kaibigan? Thank you po sa ating mahal na senador at kaibigan. At asahan nyo po, kami po ay naninindigan din sa ating demokrasya. Ginagalang po namin ang tayo po ninyo, at sa panig po namin, akseptado po namin na trabaho po ng kagalang-galang na Senado, na siya sa atin talaga lahat ng posisyon. Meron lang po talagang mga ibang mga third party na binabaliktad ang mga mensahe ho natin, at pilit po tayong pinagsasabong kahit wala naman pong sabungan. Kaya ako po ay nagsasabi sa harapan ng madla na
wala pong nanggagaling sa amin na pagsalungat sa kahit anumang senador dahil ginagalang po namin ang mandate. Yung ibig sabihin po siguro ng ating Pangulo na i-civilianize ito ay hindi naman po mawawala ang military component. Ngunit ito talaga ay para magkaroon tayo ng epektibong jurisdiction and control over this. No. Ngunit, ang katunayan lang po, military vessel po ang nando doon, yung BRP Sierra Madre. Kaya kailangan po na aming ipagpatuloy ang pagpapanatili na maayos ng mga tao doon sa loob at itong patunay na kinokontrol po natin ang ayungin. So, ang amin pong mandate dyan is to support yung Sierra Madre at kung ano po ang inisyatibo ng ating Pangulo at mga plano ng National Security Council tungkol dyan na kami miyembro, susuporta po kami. Napaka linaw po kasi nung naging posisyon ng ating Pangulo na gusto niyang kung ano man, kung meron man escalation ay bumaba. Yun po ang nakikita namin na kanyang posisyon. Pero eto po ngayon, nagsalita kagabi. Napanood ko kagabi yung foreign minister ng kapitbahay natin. Opo, ang sabi niya, parang pinoprovoke daw natin lagi sila. Medyo naguluhan po ako dun sa sinabi niya. Ano po ba? Sino po ba talaga ang nagpoprovoke? Sila o tayo? At sa mahal nating kaibigan, Senador, hindi po tayo nagpro-provoke sa kanila. Ang ginagawa lang po natin na matagal na po, kaya nga po gusto natin baguhin ang plano ng pag-iisip natin, nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. So sila po nangunguna. Sila po ang humaharang ng ating mga isda. Sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough. At noon nakapasok na nga po ang ating mga fishermen ayon sa mga ulat po sa amin, ang laki po ng kanilang nahuli na isda. Sila po ang nagpro-provoke, hindi naman po tayo. Tayo po yung nagre-react. Ngayon po, ang aming pong pagbabago ng palaisipan, ng kaisipan sa armed forces, huwag na po tayo magpa-provoke. Humanda na lang tayo na huwag na nila tayong provokin kasi atin naman po yan sa ilalim po ng international law. At kami po ay hindi tutol sa pag-uusap. Kailangan po ng diplomasya dito. Ngunit, dapat sang-ayon po ito sa prinsipyadong pag-uusap, open and transparent. Para wala pong masasabi na may binulong, tapos nagtuturuan. So, sa amin lang po ay gusto lang po namin suportahan ang whole of government approach natin. Ngayon, sa panig naman po natin, nakikita natin itong West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatangang lakas, baka naman po sa Philippine Rice mangyari pag naunahan tayo. Kaya po kailangan unahan na po natin. Maraming salamat po. Mahal na Kalihim, kasi dito po sa sinabi niya, tayo daw ang naghahanap ng gulo. Gulo din ito. Meron po akong isang ano lamang po, kasi sabi niyo, maghanda po tayo. Yun po ang matagal na po naming sinasabi, mahal naming Kalihim, sa ating mga kababayan, na sana ay gawin na nga natin talaga yung paghahanda. Pero hindi po namin nararamdaman, una dito po sa bulwagan ng Senado, sapagkat hanggang ngayon po nakabingit pa rin yung aming mandatory ROTC. Opo, ano po ang ginagawang hakbang na ang DND at ng AFP para makumbinsi po yung aming ibang mga kasama dito sa Senado na siya pong nakalulungkot tong isipin na kung sino pa yung maraming mga patutsada patungkol sa kailangan ay ganito na ang gawin, kailangan na ganito ang gawin, pero hindi sila sumusuporta sa mandatory ROTC. Gaano po ba kaimportante ang mandatory ROTC sa inyo pong palagay po?
importante po ang mandatory ROTC, lalo na po sa mga skills na kinakailangan po ng reserve force in the future, no? At inuutos ko nga po sa sandatahang lakas na pag-isipan mabuti ang ating reserve force structure, kasi ngayon po wala po tayong TONE sa reserve force structure. At baka kailangan po natin ng mas marami pang reserve forces sa Navy at saka sa Air Force. Kasi ang isang theory na binibigay po nila, katulad po ng World War II nung araw, ang default mechanism, magre-reserve po sa mamumundok. Wala na po tayong pagbubundukan dito, at pag-abutan po tayo dito ng kalaban sa lupa, mahirap na po ang delikado na estado natin, no? Kaya hinahanda po namin ang organisasyon na tumanggap ng reserve force. At saka may comment po sa ating ang ating kasama na sana po mapalitan ng nomenclature ng ROTC para ang mga ekspektasyon ng mga bata ay hindi umangat. Kasi hindi po lahat yan magiging opisyal. Kailangan po may sundalo. Kaya gawin na lang po mandatory military training na lang po. Ngayon, we choose the best. Kasi po, this is a truth also po. Doon po sa skills na kinakailangan. Kasi po ang PMA, 1 degree lang po yan. Bachelor of Science lang po. Kailangan po ng multidisciplinary, eka nga, na armed force, kasi kailangan natin ng computer science dyan. Kailangan po natin ng engineering, project management, psychology, international relations, para ho sa skills. Galing ho yan sa OCS, sa reserve force, at sa ROTC. So, hindi lang po para sa reserve force ang ROTC, ngunit pang fill up ng ating mga tinyente sa regular force. So, importante po ang ROTC. But on our end, Mr. Chairman, Honorable Senator Padilla, hinahanda po namin ang aming kakayahan na matrain, maprocess ang mga sa ilalim dito in the future. Kami salamat po. Kasi po, mahal na Kalim, ang nangyayari po kasi, ang nararamdaman ko po rito, kapag pinag-uusapan yung sa pension plan, lahat ay attentive. Pero pagdating sa mandatory ROTC, medyo malungkot eh. Nalulungkot po ako, hindi ganun kainit ang reception nila dito. Pero sa inyo na po nang gagaling, kailangan na natin maghanda. Kaya po sana maging senyalis na po ito para ang buong Senado po ay sumuporta dito sa mandatory ROTC o mandatory military training. Yan din po talaga ang lagi kong sinasabi, yung disiplina. Kailangan natin makuha yung disiplina.